The new channel. The new channel. Hashtag TNC now. The views, opinions, and insights expressed in the following shows are those of the host, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised. Hello and welcome to the new channel. Our passion transforms a community that sees and shares all things new. This is Julia Robillos streaming live from Iloilo City, and you're watching Inspiring Moments on TNC. Yan, welcome back. Ayan, maraming salamat pong muli. You know, tonight I'm so excited kasi yung aking guest tonight is somebody na talagang super inspiring, not because he is of course good looking, but punong-puno siya ng wisdom, punong-puno ng passion, and kaya nga ang title ng ating show ngayon is Finding Success, no? Kung saan ka passionate. And our guest for tonight, no, is a highly skilled, competent, and achievement-driven healthcare professional with more than a decade of indispensable experience in the arts and science of nursing. Parang ngayon ko lang narinig yun, ah. Now, having been exposed to a highly pressured environment, he was trained to be competent in making quick, sound decisions to facilitate a concise and effective nursing care in emergency and trauma cases. With this experience, his ambition turned into passion and became a mission to prioritize patient care based on resource availability. His love and dedication to academic excellence, both in the clinical and academe, paved the way to open a business, and I would say a business with advocacy. I hope I can give justice kung paano ko to i-pronounce. CEOUS, the Review and Training Specialist, Inc., a PRC-accredited continuing professional development provider that opens doors to health and emergency care professionals to become highly skilled global healthcare professionals. Ladies and gentlemen, so proud, no? And of course, honored ako sa guest natin tonight. And hindi ko na patatagalin, syempre, kasi excited na akong malaman kung paano niya narating yung narating niya today. Ladies and gentlemen, please welcome our guest for tonight, si Sir Milky Jolo. Thank you so much, Miss Julia. Magandang gabi sa lahat. And I would like to thank you for the opportunity to be inspired and to inspire people. Yon, talagang inspire kayo, sir. For the invitation. Ako nga po magpapasalamat, pinagbigyan mo ako eh. Kasi alam niyo naman ako eh, talagang mapili ako sa mga guests. Yes, mapili ako kasi hindi naman mapili, but sinasabihin na lang natin because our goal is really to inspire now people, not just to tell them who you are and what you are, but really the goal is to inspire. And you know, I heard a lot about you before pa. And nung nabasa ko ang iyong yung CV, and sabi ko, wow, talaga naman, nahihiya tuloy lalo ako, sabi kong gano'n. And may tanong lang ako unang-una kasi alam ko yung
reason mo bakit ka umuwi ng Pilipinas, di po ba? Yes, you work yes. as a nurse, not just a nurse, no? Hindi ka ordinary nurse talaga, di ba? You were assigned sa emergency, di ba? Yung mga tao nito, yung mga cases na medyo may trauma, no? Trauma cases. So, hindi lang kailangan maliksi ka doon, hindi lang kailangan magaling ka doon, but kailangan doon sabihin nating decisive, creative, no? Kasi buhay ang katapat noon, di po ba? And ang tingin ko, no, as an ordinary person, hindi naman ako, wala ako sa healthcare. Yung, you know, professionals like you, healthcare providers like you, usually kayo yung in demand sa abroad. Kaya yung iba talaga nag-aaral ng nursing because they want to go abroad for a better life, o sabihin na lang natin. Kasi sa Pilipinas, ang tingin nila wala nang pag-asa. But in your case, umuwi po kayo. Yun yung talaga na-amaze ako kasi umuwi kayo. Dala-dala ninyo, ang dami-dami yung abilidad. Alam ko, yan yung mga pinag-aagawan sa London, yan yung pinag-aagawan sa Amerika. But you decided na umuwi sa Pilipinas. Yan ang gusto namin malaman. Ano po yung inyong inspiring story? What inspired you? Yes. To go back to the Philippines and, you know, aside from giving back, of course. Opo. Kasi, una-una tama po yun, di ba? Pag sinabi mong, you'll be taking up nursing, ang unang-unang pumapasok sa utak natin is, yun yung passport natin to go abroad. To find a greener pasture. And personally, before ako nag-abroad, medyo okay naman na ang status sa Pilipinas. I was starting my business. And then, natatak lang talaga sa utak ko yung dati pa na pag nag-nurse ka, kumuha ka ng nursing sa college, you're bound for abroad. And I was telling myself, sige, try ko. Nag-start kasi yun, umpisahan ko na lang after graduation. After graduation, 2 weeks after the result of the board examination, nagtrabaho na ako. And I've been working as an emergency room nurse. Na-challenge ako ng responsibilities ng emergency room. Kasi I find it boring sa ward. Kasi iniisip ko yung trabaho doon. Parang scripted na everyday, you're taking the patient for 8 hours. Unlike sa emergency department kasi, isang bagsakan ng pasyente, yung gumagana yung utak mo, gumagana yung katawan mo. Yung tipong kahit wala kang tulog, eh, kailangan mong magising. And unfortunately, after some time, bumaba. Sobra, alam niyo naman nung I graduated in 1996. And at that time, hindi ganun kaganda yung pasweldo, pasahod sa mga nurses. I can still remember there are lots of graduates, board passers, na nagwo-work sa mall. Nagwo-work sa kung saan-saan because we don't have so much fund for nurses. And then, after hospital, nag-work ako as a transcriber. Naaalala mo pa yon, Miss Julia, yung beeper. Nagtrabaho ako doon. Isa ako sa mga sumasagot ng calls. And after that, I worked as a medical representative. So, I work as medical representative. That's why I can relate to your stories as medical representative. So, working in different settings provided opportunities for me to see the world outside the nursing profession. But then, related siya. Kasi nag-offer tayo ng mga gamot, nagdi-discuss tayo ng mga gamot sa mga doctors. So still may relationship doon sa profession na pinili ko. And after that, may friends from UK, may friends from US, mga classmates ko, they've been telling me, Milky, anong ginagawa mo sa Pilipinas? So I was forced to resign kasi may pressure. Nasabi niya, ang daming opportunities abroad. And then, I worked in the training hospital of DLSU, St. Paul Hospital, as emergency room nurse. So I spent around two years. And then after that, nag-work ako as medical transcriptionist sa Makati. And there was an incident that I need to go back sa province. Nang umuwi ako ng Rojas City,
doon, ang dami na ng need ng clinical instructors. Kasi lumolobo na naman ang enrollee ng nursing. So, I applied as instructor. Doon na nabuo yung pagmamahal at passion for teaching. Kasi dati, sabi ko gusto kong mag-medicine, so I need to take up BS Biology. And a friend of mine told me, kung hindi ka magdo-doktor, magtuturo ka rin. So wala pa sa isip ko yung pagtuturo at that time. Hindi pa nagsisink in na mamahalin ko ang profession of teaching. And so it started when I worked with one of the universities, nursing schools. And then after that, I transferred to Perpetual University. And then I worked with the FEU for 4 years. And then doon na nag-start, nagpa-part-time up as reviewer for the nursing board examination. Doon ko na-realize, ang sarap pala. Kasi hindi lang naka-focus doon sa four corners of the hospital. Ang kaya mong i-extend. But then, you can inspire these students na gusto rin maging katulad mo. Gusto rin matumulong. And hindi lahat, ha? Hindi lahat ng estudyante na tinatanong namin kung bakit nag-take up ka ng nursing. Ang sagot ay, they wanted to go abroad. Merong nagsasabi talaga na gusto talaga nila, passion nila ang pagtulong sa kapwa. Which wow. Is, we need that in the Philippines. Alam mo naman natin na ang dami ng nurses, I don't believe that we have shortage of nurses in the country. Ano? The problem is, ang hirap ng trabaho, pero hindi ganun ka-stable ng salary to support the need of the family. Number one reason kung bakit nagtatrabaho tayo is to support the need of our family. But unfortunately, if we cannot get that, we look for a better place para may financial growth tayo. So, Maslow's hierarchy of needs, physiologic needs. Yun ang pinaka-importante. But sometimes we neglect that. Hindi natin nakukuha yun. Hindi natin nakukuha sa sarili natin. So, moving forward, after FEU, nagbakasyon ako sa province. And then, may nag-approach sa akin, sir, pwede po ba na magpa-tutor kami for the board examination? And I said yes. And I started with 8 students. I started sa couch doon sa bahay namin. Naggagawa ako ng materials ko sa gabi, for photocopy ko 8. Ituturo ko sa umaga. Ganun yung struggle starting the business. Another chapter of my life. No, and grabe, ha? Yes. And first time ko nasabi sa'yo to. First time ko naikwento sa'yo to. And nabagsakan ako ng isa. Anong feeling mo nung bumagsak yung isang estudyante? Did you blame it to yourself? O tingin mo may kulang doon sa turo mo, di ba? Kasi parang tingin ko, gustong-gusto mo makapasa lahat eh. Exactly. But reality bites na sa board examination, walang 100% sa review center. Kasi nanggagaling sila sa different schools eh. Hindi naman sila pare-pareho ng level ng intelligence. Hindi sila pare-pareho ng level ng trainings. Review centers are there just to enhance the knowledge acquired from the school. Pero this is one thing I want to share. Ano? Supposedly, hindi 100% binibigay sa review center ang responsibilities to pass a board examination. Kasi hindi kami yung nag-umpisa from first year to fourth year. And what I felt na nabagsakan ako ng isa, hindi siya masakit. Although, nalungkot ako dahil siyempre may nabagsakan. But isa sa nabagsak out of 8, that is a very high percentage. Of course, achievement yon, di ba? Malaking percentage yun. Sir, pasingit lang ako and I'd like to ask it bago ko lang po malimutan. Kasi alam nyo, like ako yung anak ko, doktor, ay magti-take na ng board exam. Siyempre, concern ng mother yun. Gusto mo makapasa ang anak, no? And i-consider natin na there are also review centers na medyo mura. I don't know, I have no idea. Medyo mahal.
So siguro pinakamaganda ganito kasi alam ko gusto mong tumulong talaga din. I mean, you know, mabigyan natin sila ng wisdom, no? Ano ba dapat ang pag-assess o paano i-evaluate ang isang review center? Ano dapat ang standards na dapat mo makita? Not just on the passing rate, di ba? Kasi, yes, sir. Sabi natin, passing rate. Kasi kanina may na-pick up ako sa sinabi mo na hindi 100% iasa mo sa review center. Kasi tama nga naman, hindi ka naman nagsimula ng kinder doon. Kasi otherwise, 100% yan. Kasi ikaw ang nag-mold, di ba? The attitude, the mindset, and then of course, the desire, no? The motivation. So, kung ako ay isang estudyante o ako ay isang graduate, no? Ang aking ambisyon ay mag-abroad, o number one. Number two, ang ambisyon ko is not just mag-abroad, but to become a valued, yes, healthcare professional abroad, yung tipong pag-aagawan na ko. Bukod sa school, malaki ba ang impact ng experience sa pag-review para makatulong sa kanila? Sobrang laki. Sobrang laki po. Kasi, alam mo yung medicine, ilang taon silang nag-aral eh. Pero still, doktor na sila, specialized na sila, still hindi nawawala yung continuing education. Medical profession, not only medical profession, lahat ng profession may never-ending story of studying and learning new things. Kasi iba yung practice before, iba yung practice ngayon. Pagdating naman sa academe, pagdating sa review center, I will be speaking in behalf of my review center. Kasi hindi kami kapare-pareho ng ino-offer, hindi kapare-pareho ng practice. May kanya-kanya kaming strategiya. Pero ang endpoint kasi nun is para maipapasa. Sa akin nga, hindi maipapasa eh. I want my students to pass the board exam, to top the board examination. Sa akin kasi, ang nakita kong problema is, this might be true to all professions, comprehension. You cannot analyze the question if you can't even read the question properly. Doon natin inuumpisahan yung assessment muna. Tingnan natin kung ano yung wala sa bata. Tingnan natin kung ano yung hindi naibigay. Kung ano yung kulang. At titingnan din natin yung capacity ng graduate. Kasi lagi kong sinasabi sa kanila, just like criminology board examination review, mga top-notchers, yung lecturer ko. Pero ito ang sinasabi ko, kahit bigyan ko kayo araw-araw, oras-oras, minuto-minuto ng top one sa board examination, if you cannot even read a question properly, you will never analyze them. And there's no chance for you to pass the board examination. Yes. This statement, hindi siya judge, being judgmental, we're just being nagkakaroon lang tayo ng realization that I'm talking reality. I agree. Ang ginagawa ko po, Miss Juliana, medyo sobrang baba ng mga exams. Pinapabalikan ko yan. May tutorial ako. Out of, for example, 100 review, may bumagsak na 10. Titingnan ko kung saan siya bumagsak. Yun ang kailangan natin. I-focus. Habang hindi mo na-address, hindi mo na nakukuha ang problema, nakikita ang problema, walang solution dun. You can never solve a problem that you don't know that's existing. Correct. Ay, alam mo, meron ako na-pick up sa'yo kanina, sabi mo daw. It starts with comprehension. Tama nga naman, kahit sobrang galing ng review center, ang ganda ng material mo, top A quality ng material mo. But then again, the capacity of the student or the graduate pagdating sa comprehension ay mahina, or I would say hindi siya ganun ka articulate o yung tumatawag doon, hindi siya listener, no? Medyo mahirap talaga i-process yun. So, paano tayo nakakatulong sa ganun? Sir, doon sa programa nyo, meron kayong parang strategies or progress? Paano ba yung program ninyo na ma-build yung comprehension? Kasi alam mo,
I remember, no, mahirap talaga kausap o turuan ang taong ang hina. Umintindi, kung yun ang pinaka, sorry for using that word, no, mahirap turuan ang taong mahirap umintindi or kulang sa kapasidad para umintindi. Pero ako kasi yung tipo ng taong naniniwala, no, na kung ma-open up mo lang o ma-inspire mo yung tao, para kung alam lang niya kung ano yung sino o ano ang benefits na makukuha niya at sino ang beneficiary niya kapag nakapa siya sa board, pag nagkaroon siya naging world-class professional siya, I think that's more than enough motivation to pass the exam, di ba? Kasi ako naniniwala, pag-aral yan sila, punong-puno naman talaga yan sila ng aral eh. So, yung comprehension na sinasabi mo, paano tuturuan ng isang taong ganun, given na nakagraduate, okay, tapos na, graduate na, kaya ang ibang magulang, ang sinasabi, di ba, walang honor, basta makagraduate ka, okay na yan. Kailan pagdating ng board exam, hindi na kasi biro yun eh, di ba, dahil hindi naman tayo pasang-awa lang, no, kailangan makapasa ka, ibig sabihin, pag nakapasa ka, you are qualified to save lives. Yes. Yeah, kasi saving lives yan eh, no? So, paano sir, dapat nagsimula, you as a clinical instructor, you as a professor, as an educator, saan dapat nagsisimula yung ganong klase ng mindset o ng quality o ng character ng isang estudyante o isang professional? Pagdating kasi sa amin, Miss Julia, natanda na yung graduate. Ibig sabihin, ang laki na ng foundation niya. Kung ano yung naimulat sa kanya sa bahay, kung ano yung naibigay ng eskwelahan. But I always start with the basic. Titingnan ko yung capacity ng graduate. I always start by allowing them to read. Hearing their capacity. Inaalam ko kung gaano ba katatag o gaano kahina ng pundasyon. And then, for 1 to 2 weeks, basa lang ng basa. Specifically, mas maganda yung pinapabasa mo ng mga novels. Titingnan mo kung paano siya mag-analyze. Sinasabi ko palagi na kahit hindi nursing books, kahit hindi criminology books, kasi pag nursing books, alam na nila yung mga words eh. Pag criminology books, alam na nila ng graduate yung mga words eh. Pero pag pinabasa mo siya ng novel, may mga bago. Doon mo malalaman. Vocabulary, comprehension, 100 items must only be answered in 2 hours. Eh. Ang nagiging problema, pag magbabasa siya, tinanong ko, may tinanong ako mga cum laude, gano'ng kahaba ang pagbabasa na kaya mong intindihin ang binabasa mo? Sabi sa akin, 15 minutes. Kaya ba pumasa sa board exam? 2 oras ang board exams per subject. 15 minutes pa lang, tumba ka na. Are you expecting to pass the board exam? No. Kaya kung 15 minutes ang capacity mo para makapagbasa ng questions, para makapagbasa ng libro, ngayon, pababasahin kita for 15 minutes and I'll let you discuss kung ano yung nabasa mo para malaman ko kung naiintindihan mo ba yung binabasa mo o hindi. And then, pag nakaya mo na yung 15, progress tayo sa 30 minutes. And then 1 hour. And then 2 hours. Pag nakaya niya na magbasa dire-diretso ng 4 to 8 hours, then I can assure you, malaki ang chance ng pumasa sa board exam. Wow, bagong ano yan sa akin na parang bagong kaalaman ko yan na malaking bagay pala yung nagbabasa ng novel. Naku, kung alam ko lang yan, siguro naging doktor ko ngayon kasi hindi ako mahilig magbasa ng Meals and Bones nung araw eh. Ang binabasa ko lang si Brenda Starr. But anyway, so yung pala, kaya pala yung mga libro, hindi dapat nawawala yung mga novel na yan. Oh. Hindi porque. Yes, exactly. Oh, would you advise that, you know, a reviewee or hindi ko alam na tawag ninyo doon, magbasa siya ng e-book o dapat yung, kasi malaking may pagkakaiba yung nagbabasa ng e-book at saka yung libro talaga na literal, no?
May pagkakaiba po ba yan, sir? Kasi di ba, pag nag-evo ka, minsan napupunta ka sa Facebook, napupunta ka sa, you know, kung gagamit ka ng gadget. If you are going to read gamit ang e-book, dapat may disiplina. Kasi ang daming naka-open dyan eh. Naka-open Facebook mo, naka-open email mo, katabi mo pa siyang cellphone mo. Kaya ang lagi kong sinasabi, pag magbabasa kayo, either e-book siya, pero I still go sa libro. Yun sa papel. Yeah. Kasi ngayon, ako, ginagamit ko naman sa board examination, pencil and paper. Yun, correct. Pencil and paper. But yes. In the future, we will be using technologies na in taking the board examinations. So kailangan na sa technology, walang distraction. walang distraction. At sinasabi ko palagi, pag magbabasa kayo, patayin niyo ang cellphone. Habang nakabukas ang cellphone mo, nakaon ang cellphone mo, you are expecting something. So divided ang attention mo. Divided ang utak mo. And Miss Julia, isa sa ginagawa ko, ano, bago ko ipaupo sa review, I always conduct counseling. Kasi ang dami na nang nakita ko. May take 2, take 3, take 4, take 5. Hindi pa rin pumapasa. Doon ko tinitingnan, dinidiscover, ano bang problema ng batang ito? Kung pumasa sa eskwelahan sa 4 na taon na pag-aaral, bakit hindi niya kayang ipasa ang board examination? There are reasons behind. And we need to know that reasons. Kung bakit bumabagsa. Minsan, nagtuturo ako, nakikita ko nakatulala. Alam mo, pag nakatulala, nakatingin sa hangin. Nakatingin sa hangin. Alam mo, may problema. May iniisip. May ibang iniisip. So, pasok sa opisina, nag-usapan natin, ilabas mo lahat ng problema mo. Kasi hindi ako pwedeng magdagdag pa ng tubig sa baso pag punong na ito. Kailangan i-empty mo para mapasukan mo ulit. Yun ang okay, ganda. Yes. So, Sir Milky. Yes. Sorry. Sir Milky, you mean you're also a believer na ang taong mataas ang EQ, malaki ang chance talaga maging successful sa buhay. Exactly. Exactly. Stability always helps. Wow. Dapat Sir Milky, dumami ang katulad. Yes. Kaya pag nag-ano tayo, yes, dapat nag-aalaga. Yes. Kaya pag nag-aalaga kami ng pasyente sa hospital, we're not just looking at the physical aspect. Hindi lang yung sakit, the reason kung bakit na-hospitalize ang patient. Kasama doon, malungkot siya. Malayo siya sa pamilya niya. Financially may problem. Emotionally, psychologically. Pag may imbalance doon, you cannot expect a perfect functioning of the body. Wow. Alam mo, yung sabi ko eh, Sir Milky, kaya sabi ko talagang may inspire yung ating mga viewers na sa sinasabi mo. Alam mo, kulang sa'yo, sir, ang 30 minutes na interview. Magkakaroon tayo ng kasunod, sir, ha? Kasi meron akong isang interest doon sa isang ano mo, sa isang business mo. Magpag-uusapan natin sa ating susunod na season. But yes, kasi medyo stressed lang tayo for time. And I don't want to miss your tips, no? Na yes. like for professional aspiring people like you, no? Aspiring people, mga healthcare professional, gusto nilang ma-achieve yung na-achieve mo. And then, nakakatuwa na bumalik ka to teach para ma-duplicate mo ang sarili mo. Yan naman talaga ang purpose natin sa buhay, di ba? Binigyan ka ni God ng abilidad para i-duplicate mo, no? Para mag-multiply ka. And you're doing that. Ako, pagpalain ka palalo ng Diyos. But anyway, sir, tatlong tips lang. Bahala ka na kung iwanan mo na isa, dalawa. Ano ang dapat gawin ng isang healthcare professional na para maging fulfilled sila sa kanilang pag-work? Kasi sabi mo nga, hindi naman lahat na nag-nursing ay tama ang motivation. Would say, yung goal nilang iba, gusto lang mag-abroad kaya nag-nursing. So,
Pero alam ko napakahirap na trabaho yan o na profession yung ginagawa niyo kung walang pag-ibig yan sa kapwa. Parang hirap yata magtusok ng needle lang pag galit ka sa asawa mo. Paano gagawin yan pagdating sa hospital, di ba? So, sir, ano ang maipapayo mo doon sa mga gusto maging nurse o nakagraduate na na makapasa sa board, given na yun, no? But paano maging world-class valued na healthcare professional po? Una-una kasi, Miss Julia, lagi nating, alam naman natin to eh, laging sinasabi kahit sa ang aspeto, sa ang profesyon, sa ang negosyo, you need to know your whys. Bakit nandyan ka? At ano ba ang gusto mong mangyari? Hindi ka makakarating sa pupuntahan mo kung hindi mo alam kung saan ka pupunta. Kailangan mong malaman, ano bang gusto ko maging nurse? Kung gusto kong maging nurse, ano bang parte ng hospital ang gusto kong makabisado? Emergency ba? OR ba? Kasi dun ka huhugot kung paano mo siya gagawin. And lagi namin sinasabi, focus is very important. Kailangan mo ng focus. Kapag wala kang focus, wala ka talagang mapupuntahan. Next is dedication. Passion. Sa nursing kasi lagi namin sinasabi, ano, this is not just a profession, it's a vocation. Wala kang nurse na makikita na pupunta lang sa hospital para mag-time in at uupo at hantayin yung 8 oras, 12 oras at uuwi na ulit. Alam mo, kahit nasa bahay na nga, iniisipan namin eh, may mali ba akong nagawa? Doon umiikot ang buhay ng nurses. Ano ba yung nakalimutan ko? Minsan babalik ka pa sa hospital. At hindi yun nangyayari kung profession lang ang takbo ng buhay mo. It's a vocation that you love what you are doing. As time goes on, na nagtatrabaho ka as nurse, mas lumalalim yung pagmamahal mo sa nursing profession. Kaya kailangan natin ng maraming nurses. Kailangan natin ng maraming professionals. Kaya, wow. From the time, 2016, I went back to the Philippines. Ang reason nun, eto nga nakakatawa, ang reason nun, I went back to the Philippines. Kasi may employer na ako sa UK. But then when I renewed my 3 licenses, dun ko nalaman, nabatas na ang continuing professional development. Pero hindi naman ako nabigla itong time na yun. It's because we've been doing that before. So may batas kasi tayo ngayon that you cannot renew your license if you don't have trainings and seminars. This is professional development. Kaya isa yun sa mga ino-offer namin sa services. Nurses, teachers, criminologists, basta professionals with PRC license. Tama, and, sir, no? Sabi nga, ano eh, never stop learning. Kumbaga, be a long, lifelong learner para talagang, ano kayo, yung talagang maging successful at maging masaya kayo. Kasi pag stagnant ka na, nagiging irrelevant ka, nagiging bored ka sa profession mo, and then wala ka ng motivation. Naku, talaga, Sir Milky, so kulang talaga ang aking oras para sa iyo. Sabi ko talaga, alam mo, nakakatuwa yung inyong sinabi, no, na do you have to know your why? So, ako, maraming salamat po talaga, and I wish I have more time with you, but marami pa tayong pag-uusapan dahil ito inspiring moments naman talagang design ng heart ko. Natubagal ito kasi the world kailangang malaman nila, hindi lang world ng Pilipinas o ng buong mundo, lalo ni mga Pilipino na nasa abroad, na kailangan malaman nila na pwede ka pa rin maging successful kahit nandito ka sa Pilipinas just like yes. You. You're enjoying what you do. You're duplicating yourself. So you're actually fulfilling the mission with the talent na ibinigay ng Panginoon sa'yo. Hindi ka lang nag-3, nag-5 ka pa, di ba? Yung mga talent mo naging 10. Kaya alam ko ang maririnig mo kay Lord pag umakyat ka sa langit, di ba, is yung well done, my good and faithful servant. So again, Sir Milky, maraming salamat po and talagang pagpalain po kayo ng Lord. God bless you po. Thank you so much, Miss Julia. God bless you and have a nice evening, everyone.
Yes, ayan. Ayan. So ayan, maraming salamat pong muli. And of course, don't miss it. Next Friday po ulit, no? 7 o'clock. Ayan, magkakaroon naman tayo ng another guest. Ay, nako, next Friday. May inspire kayo sa aking guest next Friday. Kasi nasa healthcare professional din siya. Kasi itong month na to, we will talk about well-being, or not just wellness, but well-being, because July is actually wellness month. So, ayan po yung ating mga naka-line up, no, na magiging guest for the next, itong buong season 4 natin. And again, maraming salamat. Kanina po, ang narinig ko talaga sa kanya, kailangan alam mo yung why mo. Kasi pag hindi mo talaga alam ang why mo, at hindi mo alam kung saan ka pupunta, eh, nagsisimula ka pa lang, ligaw na ligaw ka na. So again, maraming salamat po. God bless you all. See you next Friday. Acea Redox is the first and only supplement on the market, scientifically tested and shown, to signal the activation of genetic pathways and to affect genes that improve immune system health, help maintain a healthy inflammatory response, help maintain cardiovascular health, improve gut health, and modulate hormone balance. Are you done with the breakdown? Reach for the breakthrough. Oh,